salamat sa nang bumulik sa amon yung barangay ang sa undaya nga benepisyo ay sa bilog man ako nga nakakuan sa anang kuan yung tupad sa amon yung barangay ang kinamanuman ko kay congressman na bukid niya salamat ang anang pagbulik sa amon yung barangay ay kabay nga sigida sa Giyapon. Salamat na po. Hello, good morning. Ako si Rosel Balgetti, Barangay Alibagon. Kapasagamat kami kay Sir Pong Ted, anang arang po, ito nga kayong taong isaga ko sa naka-apil ka na. At kabay pang abo pang mga dasyang kaabot sa among barangay. Salamat. Good morning, kayo sa tanan na abo galing si Ginli Tabigi, taga-barangay Bilog. Sa Bilog man ako sa membro at sa kapad, kapasagamat dito ako kay Oma. Pasugod ako, daya ka ng proyekto ay nabahogit na bulig sa aming baryo. Ako mong kagit na ginapinyo mga klase ko, pwede ba gin nga dugangan? Ato na ginabi-abi, upagabot, at ato na mahugod, na congressman, sa distrito ka, congressman, sa Gabito, at Nona Palesmo Jr. Good morning, sir. Tagumpay ng pangako. Haresko! Haresko! Tagumpay ng pangako! Partnership with Dolly Aklan, Head Advisor Joselito G. De La Banda. Iyaman do ato ng representative, si Ma'am Aisel C. Tukol at si Ma'am Bea Leoncarlo para ma-witness it atong nga tupad payout. And to begin with, let us start our program with a prayer headed by Ms. Sheila Torres Food. Let's all stand. Panginoon naming lahal, inaalay namin sa iyo ang pagtitipon na ito. Naway bigyan mo kami ng gabay at awa at dulutan ng tagumpay ang lahat ng aming mga nais matupad na gawin. Patnubayan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapasa puso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalaganap ng iyong salita. Punuin mo kami ng banal na espiritu na manatiling malinaw ang patutunguhan ng lahat ng aming pagsisikap at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming mithiin na makatulong sa aming kapwa. Naway may patupad namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin. Sa ngalan mo, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Let us remain standing for our national anthem and Aklan Hymn. Congressman Federico Tadnonang Harasco Jr., Mayor Abensuti Torres, our Barangay Captain from Barangay Kahilo, Honorable Gia S. Abubuyog, Alin sa ato Barangay Alibagon, Honorable Salvador O. Rocha. And to welcome us all, let us hear a short message from Honorable Abensuti Torres. Nga ginaabi-abiriya sa runday na pagtilipon nato, no? Another project, no, ba Congressman Harasco, nag-appeal kita, makaroon ito, ato na lang ang tupad, no?
ang pagrutagan na yung mga ginagabi si Congressman Nonong Ted Arisco nga naging na personal nga ginatubang kamo no sa tunday nga ng proyekto mahugod no ang wagid nga wagid din kagawian no yaman raton nga punong barangay Itkahilo si Kapitan Gia Ambubuyog at raton nga iber supporting nga ano supporting ano kapitan ng Alibagon no ang simple raton mga bisita ya kamutanan-tanan doon ay ako nga ginawilkam rin lang nga event no hay nga gabuli ginawag mapanipuslan no luma kato hay kabuabog ta nga kapanipuslan ka na no purya ta sa mga araw pag-ayuda nga ratanan no sa panahon ng pandemic no ang mga proyekto no ako na nga mga ginaimbitahan nga ga opening it road no access road no from diversion road to Makato Public Market raya nga rahay naka-schedule sa Sabado biri kailan lang ano meron din kaming binuksan na ano na kalsada doon sa Dunga Tugas no ay imaw man dahil nagpadipus no nagpadipus man kita kala ay abo na bulig pero concreting yun ka to no bago budget presentation no year 2022 nga may 10 million mga ginatao karon no nga padayon nun do pag concreting it do yun or karsada ang mga drainage no ay ginapakayan do yun ay mga bago at aron nga mga proyekto no or no ay una ko doon makaroon ay habiding nun ag-ubrawin doon. Pero ato nga nga access road sa market nga ay alaman doon nga intrumisa nga atong kaad yun, no? Sandali, Governor Miraflores, una ko doon, no? May alaman karon nga, may amo nga ipangayo ka na ang alagin nga. So, rin nga nga ay sadyaon taroon nag kabaho nga kumbidyin sa ron sa mga tunon. Hay ato mga ipabugay ka na nga, pero sa sugod market nga ron, no, nga may 20 stores, no, nga ginakayat kita, siguro ninyo ron, naman ron nga, tinao nga pundo para ron na. Hay siguro may mga 60% yung natapos yung doon. Hay kita mo rin kumbidyin sa natin nga, magpanindahan sa mga tunon, no, purya pa sa mga karsadahon, no, nga, ang tao ka ito comfort, no? Ay, ro siguro yung tindahan na ginakayan ba? Ruling nga na no? Ruling nga na anar nga po ito. So, wow, hindi natin pag-uya po doon, no? Kabuabo na nga po ito. Puriya pata sa mga opening, no? Itrudge nga lang, no? Completing, no? Kabuabo, pero ayunta na nga ginang tao ka ito, no? Para sabi ko, sa randaya nga nga adlaw ay rato nga sipyan kay Kabuabo. So, maroon na ako nga gina-emphasize kin yung si Congressman Ted ay wakit ga, wakit gina-talisod siya karong talisod, no? Pag-uusoy at kwarta, ang mga muna at kwarta, mga food facts, no? Na sabat ka ito nga mga kinahangyan sa adlaw-adlaw. So, ato gin nga, abiyo-abiyo na, imawag, siyempre, sino patrato ng piliyon, hindi, imawag doon, ay ako ng mga kumulisman na nag-agay kita, iyak ka ito, ay wagin ito, mahimo. So, rin nga kinapabot to, aga, mayan ba nga, buod na aga, sa magigin yung iyak ang utanan, ang ito ay mga, ba't ka mong istorya sa dayang proyekto ni Kong Ted. Sa kumanay hapon gid nga ginabiabi ro presensya et aton nga nagangdon nga congressman et second district si Congressman Nonong Ted Arisco. Yan karon ro aton nga mayor si Torre Abinso Torres Pan sa Barangay Kahilo, si Honorable Gia Ambubuyog. Ngayon, representative sa Dole, sa
aton nga mga kaibahan sa kabarangay, no, yet Alipagun ag Kahilo. Ay iya kita magkaroon sa dayang nga programa ni Kongte Darisco sa dayang nga tupad. Ag isagara na na mga proyekto ag impromisa katon sa ana patakatong nga pagkumpanya ko 2019. Sa minatodro na ay abuot ang programa ra naging tawaya katon sa makato. Again, mention yun nga ni ato niya mayor. Agro mga proyekto mo na naging panahugman sa kabaranggayan. So, sa Alipagon ay sa mga ganit, Barangay Council, kaya pangayong din kami eh, pasinsa, bisan sa kirik, o kaya ang kami makaroon. At sa gamat din kong Ted, sa imong mga grasya, mga gin, tao kamon, una-una, ramon nga covered court, ay sa makaroon, ay inaunod. Abo pa, nga gintao manimo, nga Barangay Alipagon ay beneficiary tagdato mo sa Peser Fox abo ka to nga nakapadipulos dayo man nga tupad nga ra ay yago man ro amon nga beneficiary kapasigamat kita ko tabo del ro Alipagon ay isa yung recipient nga nakabaton at dayo nga proyekto ni mo kabaygid nga sa gihapon Ramon nga pagsalig kimo ay iyangan kami magatubang kimo sa masunod nga eleksyon din na pumisa naman ng wife duwa-duwa na ikaw man gabon o congressman at second district at Aklan. So, sa man, salamat din ako. Katon yata na. Good morning. So, may dahil niya gahon o katon tanan sa aton nga palangga nga congressman at second district of Aklan, si congressman Teodorico Ninong Jaresco, sa aton nga maikbalwa kay Mayor Attorney Abencio Torres, sa akong kaibahan nga barangay captain, si ano, beneficio rin taona na sa anang nga nga pagposisyon. Tanan ro aton nga mga kabaranggayan, sa bilog nga Aklan ay nakabinibisyo sa anang mga binpromesa. Imauro na binbalikan na naraan ng mga pangako. Kaya nga ni nga, wa man gihapon kita in pagduha-duha sa aton nga lang congressman nga maging, imaw man gihapon na aton maging ama it aton nga congressman nga maging second district. So, sa makaroon ay abugid nga salamat kong Ted sa mga proyekto nga gintao mo sa mga ayuda sa barangay Kahilo nga amon nga nabenepisyo. Abo man may project kami nga ron nga nabitingon ko April 5 nga halin ron kimo sa amon nga ron nga. Sa report sa amon nga rehabilitation. So, abo gid na salamat. Abo man nga nakabenepisyo sa mga financial assistance, amon man nga medical assistance, uwa gid it nagauli nga uwa it ginawa baton. So, abo gid niya salamat, kabay pa nga padayo na aton niya pagpanerbisyo nga mayad na aton gawas. Thank you. Thank you, Pop. Agaralon, do aton niya ginahulat-hulat na mensahe halin sa aton palangga mga congressman sa 2nd District Itaklan. Let's give a round of applause. Congressman, thank you, thank you. Good morning. Good morning, Kahilo, and of course, salamat sa Alipagon na salamat po sa tulong nyo noong nakaraan na 2019. Good morning, ako mga ibata, mga imanghon, mga amigo, amiga, iya sa pagkato. Naalala ko po noon na bago tayo pumasok sa politika na gagarap sa
ato na poblasyon ay anwag. Dumduman nyo? Ha? Ang ato na public market, baho. Baho kay ko. Tapos yung ato mga building yan sa poblasyon ay wala yung katapusan. Di ba? So, ay baka roon mo ka to. Gaalsa, progreso. Ay, iba po ang isang grupo na politiko na mahilig sa promesa. At saka iba din po ang katulad namin ni Mayor Ben Torres, nagaling kami sa pribadong sektor na pag nagpromesa kami at saka hindi namin ginagawa, tanggal kami sa trabaho ng mga boss. So, sa professional na sektor, sa business, lalo na sa business, hindi po promesa ang ginagamit ng mga professional, kundi pangako. Sasabihin mo sa boss mo, gagawin ko yan ang mga tulay na yan, 31 na tulay sa linggo na ito, so dapat ko gawin. So, kung naalala niyo po, na marami akong pangako sa ating magiting na kapitan, si Kapitan Salvador Rusia, parang pangapurado. Oh, of course, ang ginapalangga ko, kapitan, si Kap Gia Abubuyog. And sana po, sa utak natin na natibiyog kita, sige-sigero progreso, pag-alos kararo ato ng munisipyo. Kararo pinakabayat ng munisipyo sa loob ng Westaklat. Ano pa kaya ito si Mayor? Ay, sa masunod, ay punon pa nato kay Aro pagin nato. Tama? So, sa pangako ko, noon, binoto niyo ako bilang first termer, nagpangako ko na aayusin ko yung kalsada mula ng Altabas hanggang Buruan, yung paring ko. Pinawa ko po yun. 1.1 billion yun. Sabi ko, aayusin ko yung Calimbo Airport. 1.2 billion. Ginawa ko po yun. Nung pangako ko na gagawin ko yung Calimbo Bridge, walang naniwala sa akin, pero tawalan ako. Maalala nyo. Ginawa natin yun. Sabi ko, maglalagay ako ng 270 million Tigayo Bridge para hindi ma-traffic ang Calimbo Bridge. Ginawa po natin yun. Tama? Tapos, kung sinabi ko sa inyo, ang gagawin ko, ang mga to, bypass road, mga to, circumference road, ginawa po natin yun. Tama? So, dire-diretso po, nagtayo tayo ng mga pinagawa natin yung tatlong porto sa Alegria, sa Katiklan, Marukmanok, Katban, apat pala. Nilakihan po natin, ginawa po natin yun. Tapos ang pangako-ukin nyo sa ospital, sa medical, sa funeral, sa transportation, sa crisis, iyak kong kibahan ninyo. Tama? Pag-ino kay Yolanda, December 25, 26, iyaro kita. Tama? Tama ba yan? 26, December 26 hanggang March 4. Trabaho ng trabaho yung mga staff natin, palapakan po natin sila lahat. Hila Asel Tukol, Tupad Coordinator, palapakan natin. Hila Bea Luog, Casio, palapakan po natin. And of course, ang sunod natin ang mayor, saan ang sunod natin ang mayor? Si H.B. Torres. H.B. Alam nyo, okay lang sa akin na mahihain yung leader natin, pero bakit yung leader na puro lang promesa at saka walang ginagawa? Tama? Tama. Okay ba yun? Mabuti nga yung mahihain kasi yung mahihain may konsyensya pa. Pero yun,
nangingiti, tapos ginagalong ka, tapos sasabihin siya, tingnan natin, pangit yun, di ba? Balik tayo sa agwag. Tama? Tama. So, nagpropesa po ako sa inyo ng infrastruktura, kalusugan, kabuhayan, at edukasyon. Ginawa po natin lahat yun. Okay ba yun? Okay. So, gusto ba natin, mga taga Kahilo, mga taga Alibangon, gusto ba natin na sige-sige ang progreso natin? Gusto ba natin na dapat bawat isang tao kumikita at least 450 pesos a day? Tama? Ayun po ang panaginip ko, ang sunod ko na panaginip. Paano kaya bawat tao dito sa West Aklan kumikita ng 450 pesos a day? So, inisa-isa po natin yan. Nag-umpisa tayo sa chicks. Sino may chicks dito? Wala pa? Mga poultry? Ready to lay your itlog. Pagkatapos yan, gawa tayo ng vegetable garden. Pagkatapos yan, gawa tayo ng piggery. Kung meron tayong alugbate, gabi, mais, pwede na tayong magnegosyo sa baboy, tama? Tama yan? Bakit yung mura kayo, bibili pa sa Iloilo ng baboy? Kaya naman natin mag-alaga ng baboy, di ba? Hindi ba kayo mga mister? No? Kamutin nyo lang yung tiyan ng asawa nyo, hindi ba? Tulog na siya. Ganun din ang baboy, tama? Tama. Okay ba yan? So, dahan-dahan, papunta tayo sa panaginip natin na at least 450 pesos a day ang kinikita ng bawat Aklanon. Ang kinikita ng bawat taga-Kahilo, ang kinikita ng mga taga-Alibangon. Okay ba yan? Okay. So, nalulungkot ako sabihin sa inyo na sa Mayo 22, na gusto ko sana mag-tribute kita na 8-0. Pakita natin sa mga tao ang mahilig sa probinsya. Probinsya for the past 60 years, probinsya. O sa ato ka sa ospital, puno tawag kay 10% discount, kali kay overpriced at 20%. No? Paupuin ka lang sa wheelchair, 7,000. Lagyan ka lang ng swero na tubig, 14,000. Di ba kalokohan yan? Sino naka-experience pumunta sa ospital, umupo lang 7,000 sa wheelchair? Ha? Nilagyan ka ng swero, 14,000. Ang dami ko po dati pinipirmahan na tulong sa isang ospital, kitang-kita ko na nakawan talaga. Kasi sa Manila, uupo ka ng wheelchair, 1,000. Pero dito, 7,000. Paano kang babayad ng 7,000? Pulubi ka lang. Tama? Tama ba ako? Tama. So, sana po sa Mayo 22, isang group mo lang tayo. Ay sana po, malulungkot ako sabihin na kung sino mang iiwan sa atin, eh, anong gagawin ko? Dapat iwanan ko rin, di ba? Tama ba yun? Tama. Ha? Tama. Tama ba yun? Tama. Kung iniwan tayo, tapos boboto sa kabilang partido, eh, bakit babalik sa atin at saka hihingi na naman ang tulong? Tama ba yun? Dapat ulahin ko, yun hindi lang iwan sa atin. Tama? Tama. Uulahin ko yung mga hindi lang iwan, uulahin ko sila sa ospital, uulahin ko sila sa scholar. Kahit ang mga ibata ko, kamag-anak ko, kung hindi po nagboto sa ating grupo, dapat iwanan ko rin yun, di ba? Tama. Tama? Tama. Okay ba ako? Okay. Okay ba tayo? Okay. So, dapat, binigyan ko kayo ng negosyo na ready to lay ng manok. Kasi marami nagsasabi na sa mga kalaban natin, si Nono Ares ko mahilig sa chicks. No? So, binigyan natin ng mga chicks ang mga barangay. So, sunod-sunod yan, lahat ng barangay natin, bibigyan natin ng manok para sa itlog,
andun tayo makakain. Pag tumama ulit ang COVID, at saka nag-mutate ng iba, lalong lumakas sa nakikita natin ngayon, ay dapat meron tayong kinakain. Tama? Tama. So sa Mayo 22, kung pwede po, pag sigaw ko ng itlog, sigaw kayo ng kalaban. Amen? Pag sigaw ko ng kalaban, sasigaw kayo ng itlog. Itlog! Kalaban! Naku, ang hina. Kalaban! Itlog! Wow, dito mo, panalo ka ng HP. Maraming salamat din sa ating magiging at gwapong kaibigan na si Senator Joel Villanueva. Maraming alam niyo po, masipag ako humingin ng pera sa Maynila, lalo na sa mga kaibigan natin. Alam mo yung mga senador, promesa na lang promesa, tapos pagkatapos ng eleksyon, wala man lang tulong. Pero ito si Joel, isang tao din na mahilig sa pangako. So pagpangako niya sa akin na, Ted, tutulungan kita. Tinulungan niya talaga ako. Kaya ang pera na binibigay natin sa inyo, nanggaling po kay Senator Joel. Hindi biro po ang binigay niya sa atin. Napakalaking halaga. Sa dalawang barangay, 1,000,000. Biro mo yun? 1,000,000? So, palakpakan natin si Father Eddie Joel Villanueva. Sa First District, ang 1,000,000 ay binibigay sa 154 na barangay. Dito, sa Second District, ang 1,000,000 binibigay lang sa 2 barangay. Tama? Okay ba yun? Okay! Mabuti sa sabat, kanyang tarap. Thank you, Bitcoin Ted. Tagumpay ng pangako? Haresko! Haresko? Tagumpay ng pangako! Abugit niya sa naman kong Ted. And to hear a message, halin man sa atong luhugod niya, Senator, Senator Joel Villanueva. Let's hear a message from him through a recorded video. Pagdating sa inyo ng suporta ito sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang tupad po ay pinahiting tulong paghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers. Sa madaling salita, ang programa po ito ay pinuo para sa ating mga kababayan na apektado ng kawalan o pagkawala ng kabuhayan. Kinikilala at pinagmamalaki po ang sipag at dignidad sa paggawa ng Pilipino. Na tayo po ay lagi na hanggang maaari ay hindi manghihingi ng basta-basta o aasa na lamang kanino man. Naniniwala po ako na laging mas pipiliin ng ating mga kababayan ang kita kaysa sa ayuda. Kung kaya naman po ang hatid sa atin ng tupad ay emergency employment o agarang pagkakakitaan sa pamamagitan ng iba't ibang mabuting gawain. Mga mahal na trabaho makakatulong sa ating komunidad. Batid po natin na ang pangunay ipinaglalaban ng Pilipino sa araw-araw ay ang kaligtasan, kalusugan at kastusin ng ating pamilya. Pero dahil hindi pa rin po tayo nilulubayan ng pandemya, lalo pang lumaki ang mga pagsubok na ating inaharap. Ang mga realidad po ito ang dahilan kung bakit personal na inaasikaso ng inyong empleyado sa Senado na mapabilis at mapalawak pa ang pagpapaabot ng tupad sa buong bansa. Isinusulong din po natin ang isang panukalang batas dito sa Senado na layuning pahabain pa ang serbisyong hatid ng tupad. Inilalaban din po natin na dapat palakasin ang training na kasama nito upang magsilbing tulay ang ating programa patungo sa employment o tuloy-tuloy na trabaho. Gusto rin po natin maging permanenteng programa ito ng gobyerno. Naniniwala po tayo na hanggat may nag-iibig na Pilipino, dapat ay hindi tuligin po. Ang hiling po lamang po sa lahat ng ating kasama sa ating programa, please, please stay safe. Sa lahat ng makakasama natin sa tupad,
Panalangin ko po na tayo ay maalalayan nito sa ating sama-samang pagbangon. Naniniwala po akong kaya natin ito dahil hindi po new normal sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag. Matagal na pong normal sa lahi natin ang pagiging matibay. Matibay dahil sa ating mga pamilya at mas matibay pa dahil sa ating pananampalataya. Muli, ito po si Senator Joel Villanueva. Pagpalain po tayong lahat ng ating pamilya.